Maganda umaga po sa inyo, kagalang-galang na Congressman Dan Fernandez. Ay, Ted, good morning sa kay DJ. No? Nino, good morning! Inaanak, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo at mabuhay ang inyong programa. Opo, dito talagang hindi lang kapatid, kapamilya pa. Okay, sige. So, okay, Sir Dan. Yes, sir. Una, yes, sir. Ano muna po ang inyong reaksyon sa nangyari po kahapon dyan sa Celebrity Sports Plaza? Well, unang-una, syempre, nakakagulat, no? At talaga namang sa aming pananaw ay yung kanilang ginawa ay wala pong epekto, no? Doon sa amin, sa group namin. Primarily, dahil nga unang-una ay yung sinasabi nila na meron silang 186. Kung pagbabasiya mo, Ted, alam mo naman yan, nagaling ka sa Kongreso, di ba? Mm-hmm. Na kung sinabi mo may 186 kang boto, ipakikita mo talaga yan, eh, magno-nominal voting ka. Pero kung mapapansin mo, sila ay nag-roll call lang doon at tinawag lang mga pangalan. As a matter of fact, ay marami na mga tinawag ang pangalan doon na nagsasabi na wala naman sila sa Zoom. Hindi naman sila doon. Mm-hmm. Ako, ang pagkakaalam ko, natawag nga din yung pangalan ko at nakapirma nga din daw ako doon. Mm-hmm. Kasi kung talagang confident ka, ando naman, meron naman silang screen, di ba, sa Kongreso, alam mo naman, parang Ted, nakikita mo doon, pag nag-nominal voting, ilalagay yung mukha mo, mm-hmm, tapos sabihin kung yes ka, mm-hmm, o no ka, pero walang ganun nangyari. Kaya mm-hmm, hanggang kagabi, patuloy sila nagtatawag ng mga kasamahan, pati na sa partido namin, na talagang kinukumbinsi pa rin nila na mag-text na yes for Lord Velasco para makagaranti sila ng numero. But at the same time, Ted, saka DJ, alam mo kasi, di ba, dapat gawin natin to sa floor. Saka maliwanag naman po yung direktiba ng presidente. Pag-usapan muna natin yung budget. Wag na muna yung speakership. Kasi talagang magugulo talaga pag pinag-usapan yung speakership. As a matter of fact, si speaker naman ang kanyang sinasabi, sige, kung meron naman talagang numero, wala namang problema. At willing na siyang pumaba kung talagang kinakailangan. Ang sinasabi naman ng majority na talagang wala, bababa siya. Pero hanggang sa ngayon, hindi namin nakikita yung manifesto na sinasabi nila na meron silang 186. Mm-hmm. At ang katotohanan, kung pagbabasihan mo yung kanilang sinasabi na binoto sila ng 186, eh siguro pag na-confirm naman natin yan through nominal voting, di tapos. Opo. Na, wala. Okay. Na. Sige, so ganito po, no? Nagsuspend ang session po ninyo. And opo, supposed to be po ang balik pa ho ninyo ay November 17. Huba, tama ang pecha ko? November 16. November 16 ang balik, yes, po ninyo. Okay. Yes. Ngayon po, nagpatawag ng special session ang ating pong presidente. Di po ba, ano ho? Yes. Opo. Kailan po dapat ang balik nito? Bukas po, 13 hanggang 16. Okay. At na-certify. Today po yan. Today po ang balik. Today. Today. October, yes, today. 13. Okay. So, ano ho ang inaasahan natin today? Well, ngayon, parin Ted, we're going back to session. Pero actually kahapon nandoon na kami, nag-special, nag-ano na kami yung mga small committees. Tinagal na namin yung mga amendments para hindi na maging yung palakid yun, no, sa proseso ng gagawin natin ng special session. Mm-hmm. Kumbaga, ilalagay na natin yung mga special amendments na ginawa ng mga ng iba't ibang mga congressman, institutional man yan, mm-hmm, or district concern, mm-hmm, ilalagay na po namin kahapon. Kaya inaabot kami hanggang kay absensya na medyo alas dos na ata kami nakauwi para pagsamasamahin yung so mga... So today po, my concern, na, Congressman Dan, is ano, yes, ang inaasahan natin ngayon? Anong oras ang simula ng plenary session? Dahil we're so interested what will happen considering na meron nang nagkiklaim na bagong speaker at nangangatwiran kayo na hindi ho, na wala silang numero. So ano ang inaasahan natin ngayon sa plenaryo? Well, all other concern, na hindi about budget, we will not be entertaining it, ano. Iseset aside po 'yon para mm-hmm, ma-prioritize talaga 'yung sinasabi ng special session specifically for the budget deliberation, mm-hmm, and it was certified urgent, mm-hmm, and a single
isang ano lang issue ang dapat pag-usapan ng budget. Opo. Sige. So, what time is the plenary session? Alas 3 po, parin. Okay, sige. So, 3 p.m. Congressman po ang inaasahan natin session. So, definitely, nandun po si Speaker Cayetano and aasahan din po siguro natin yung arrival dito ni Congressman Velasco. But, yes, opo. Pero sa ngayon, ano po? Opo, sa ngayon, ano ang effect sa inyo nitong pagpapasalamat ni Congressman Velasco sa Pangulo, sa kanyang mga anak, no, maging kay Senator Bongo, at doon po sa pag-cover ng RTVM, kasi malaki po ang ano, no, malaki ang impluwensya noon sa kaisipan ng marami, considering na may official coverage Radio TV Malacañang ang nag-cover eh. So para bagang sa pananaw po ng iba, correct me if I'm wrong, sa pananaw ng iba, yeah, parang may bas-bas ng presidente, no, ng Malacañang. Yeah. Yung nangyari, yeah, kahapon. What's your take on that? Well, actually, parang ano naman yun, any other news, ano, na, mm-hmm, na iko-cover po ng Malacañang is still a news, ano. At sa akin po, ang masasabi ko lamang po na ginawa po ng kabilang kampo is somehow ay diversionary tactic din eh, no? Sila nga po, at the end of the day, kasi talagang bilangan dito, numero eh. Mm-hmm. Pero kung napakita nila clearly doon sa screen, isa-isa, at nagtalagang sa Zoom, makikita mo naman, gumagalaw naman yung sa Zoom. Sinasabi nung isang congressman, no? Yes, for Alan Velasco po. And well, then talaga masasabi natin na nagpapala tayo na sinasabi nila na talaga nakabuo, okay, sila na 186. But unfortunately, ang pananaw natin. But then, for your information lang, ano, siguro para malaman mo din at sa mga video nakikinig sa inyo, that I think this lunch time, ano, the president will talk to both Speaker Alan Cayetano and Congressman Alan Velasco, okay, para to settle one and for all. Oh, sige po. So abangan na lang po natin to. But just the same, ano po, kung may sinasabi si Speaker Cayetano na meron siyang 205, yan po ay manifesto pirmado na resolution. Yes. Ano po ang wordings doon na resolution po, Congressman, na siya ang kanilang kinikilala o hinihikayat na manatiling speaker? Ganun po ba yun? Yes, ako matatandaan mo, Ted, nung nag-resign si Speaker, nagkaroon kami ng batuhan, nominal voting, mm-hmm, at lumabas doon that the 184 congressman still wanted Speaker to stay as Speaker. Mm-hmm. Tapos noon, we released a manifesto. It increases to 204. So, yun po ang nilabas naming manifesto na nagsasabi na he still have this kind of support to him being the speaker. Opo, sige po. So, kumbaga, magkakaalaman tayo mamaya sa meeting na ito kung mangyayari nga po ito. And later on, yes, kung sakasakali pong hindi matuloy yun, dito maglalabanan ng resolusyon, no, yung support dito kay Velasco, yeah, sa inyo. But at the end of the day, may tanong siguro si baby girl dito bago pong aking huling katanungan. May katanungan ka dito? Kay Ninong? Oo. Yeah, DJ. Good morning, Ninong. DJ, huwag mahirap pa. Ay, hindi naman po, hindi naman po mahirap. Kung sakali po, halimbawa, nagbotohan ulit at matalo po yung kampo ninyo, alam naman natin na suportado nyo po si Congressman Alan Peter Cayetano. At ayaw niya pa rin halimbawa tanggapin kung sakali magkabotohan, no, knock on wood, wag naman sana, at matalo nga po yung kampo nyo. Paano nyo po kaya siya bilang kaibigan niya, paano nyo po siya kaya kakausapin at tanggapin kung sakali mang ganun ang mangyari? Well, I think the speaker will somehow be the first, ano, to convince us, hindi yung kami ang magkoconvince sa kanya. Oh, kasi so yung magsasabi sa amin na it's time to go. Alright, talagang, kasi alam mo naman doon, talagang numbers game, alam mo yan. Yeah, parang Ted. Kaya, talagang no choice. Talagang ganun ang demokrasya eh. Talagang tayo, ano, deliberative body tayo. Kung wala kang numero, di pumapakan na.
yun yung esensya ng demokrasya eh. Alam mo, maganda, Ninong, that you have explained na hindi official yung voting yesterday, kasi there are people nagbabasa ako online ng mga comments, and ang akala ng buong tao yung nangyaring botohan kahapon is official. Kaya it's good that you have explained na nandun pala yung pangalan mo, meron ding mga ibang kongresista na nandun na hindi pala official yung naging botohan kahapon, kasi sinasabi ang akala ng iba, it's time for you to step down, Mr. Cayetano, dahil nagkabotohan na. So, maigi po na nakausap namin kayo ngayong morning. Kung makikita mo, DJ, sa Ted, yung kanilang forma doon, halos binilang namin eh. Kasi siyempre may mga tao din kami. Inasa floor nila siguro mga 70. Okay. Tapos they're alleging na meron daw sa Zoom. Eh, hindi naman natin nakita, hindi nila pinakita yung nasa Zoom. So, dapat i-blast nila doon sa kanilang screen kung sino-sino yung mga nandun. At tapos, talagang nagsabi na yes. Okay. Yun ang kulang doon sa kanilang presentation. Sige po, pero Congressman, mawalang galan lang. Ito ho ba ay pang ilang term ninyo? Ano na po, sir, 9 years na ako, tapos so, bumalik na po ako. Okay, sige po. So kung kayo pinaka 3 terms na dyan, with all due respect, no? Pero alam po naman natin sa Kongreso. Apo. Sorry po, no? Marami ang balimbing eh. Marami ang pipirma sa'yo, pipirma din sa kabila. Nangyayari po yan eh, di ho ba? Nangyayari na po yan sa ilang pagkakataon. Sa karanasan ko din, ako yung na-frustrate dahil nga sa may mga ganyan pangyayari, no? So, sa ngayon, umaasa ba kayo sa salita ng mga pumirma sa inyo? Well, ano, parented, natawa ko sa sinabi mo kasi totoo-totoo yun. Talagang maraming ano dito rin sa mga congressman pag nagbobotohan ka sa manifesto. Mm-hmm. Eh, merong mga flying voter talaga diyan na minsan may mga ano mga parang doble yung pagkanilang pagboto na pipirma doon, pipirma dito. Mm-hmm. Siyempre, alam mo dito talagang sa minsan maninindigan ka na lang talaga o talagang ano eh. Talagang pipilitin ka eh. Katulad yung kausap ko kagabi, mga kasamahan namin na hindi pa pumipirma, mga PDP o na hindi pumipirma sa kanila, talagang pinipilit daw silang pumirma. Eh sabi ko, malindigan na lang kayo na prinsipin nyo na yan kung anong ang gusto nyo. Yun ang mahirap din, talagang totoo yung sinasabi mo, talagang doble-doble ang pirma. Kaya nga, ang dapat talaga ang gawin, dito sa plenaryo, ipakita nila sa kung nasa suman, doon sa aming screen, na talagang bumoto at nagsabi niya. Sige po. So, abangan natin 'to. Wala ho naman kaming magagawa, no? Na mga sorry po, no. Wala naman magagawa ang mga taong nagpapasweldo sa inyo. Mm-hmm. Yes, okay. Kung hindi ang manood na lang po sa inyong mga gawi mamaya. Opo. Yeah, umihingi po kami ng pasensya sa mga nangyayari, no, sa mga taong bayan. Ako, kami po pinipilit po namin talaga ingat yung imahe ng Kongreso. Sa matter of fact, tumaas na nga po, naging 70% na nga po from 30%. Pero sa nangyari po ito, ay talagang ang pananaw po namin ay talagang pababa yung imahe. But muli po ay ang pagiging ng dispensa sa taong bayan.